Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa lahat naman na nanabinsyon to. Magandang araw po sa inyo. Yan, sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin at syempre magbibigay tayo ng konting kaalaman para sa ating mga hamster keeper. Kasi may nagtatanong sa akin, bakit daw hindi pwede yung mga nuts sa hamster? Actually guys, pwede naman po. So, all kinds of nuts pwedeng ipakain sa hamster. Mas maganda nga yung may mga shelf eh. Except lang guys dun sa almond, kailangan tanggalin po natin talaga yung shell niya. Ang ano doon yung nabasa ko is parang may poison or parang may cyanide content yung almond. So kailangan lulutuin pa yon bago ibigay sa hamster. Tapos mataas din kasi yung fat contents ng mga nuts. So kailangan ang pagbibigay natin doon is minimal amount lang po or pang treats lang. Ganun. Syempre guys, mas maganda yung may shell na ibibigay natin sa ating mga hamster, pero exception lang dun sa almond. Pero kung guys, kung matigas na masyado yung shell na ng nuts na ibibigay natin, gaya ng walnuts at hazelnuts, pwede natin i-crack muna bago natin ibigay sa ating hamster. Pero yung ibang mga nuts is hamster na po yung bahala dun. Kasi bakit? Bakit kailangan na sila na yung magbubuhas nun? Kasi nakakatulong yun sa ngipin nila guys para hindi humaba at para matrim yung ngipin nila. Kasi kung mapapansin nyo minsan yung mga ngipin ng hamster nyo is humahaba. Kasi nga hindi na nila nagagamit ng maayos yun. So kailangan may nangangat-ngat sila yung medyo matitigas na kaya nila. Pero yung sa walnuts kasi guys, tsaka sa hazelnuts is masyado nang matigas yun, kaya kailangan bubuksan na po muna natin yun. Tapos yung ibang nuts, sila na yung bahala dun. Tapos yung main concern lang kasi guys ng pagbibigay ng nuts is yung mga nuts kasi guys, ano yan, rich in fat tapos cholesterol content. Pero syempre kung aanuhin natin guys, kung minimal amount lang, is maganda rin yung maitutulong nun sa ano natin, sa mga hamster. Pero kung dadamihan natin yung pagbibigay, makakasama po yun. Kasi nga tayo kung kakain tayo ng pati, mabilis tayo tumaba. Tapos syempre yung health natin, hindi ganun ka-healthy. So ganun din sa hamster natin. Kaya kung magtataka kayo kung binibigyan nyo ng binibigyan ng mani, mabilis lumaki yung hamster nyo. Kasi nga, masyadong mataba po yung mga nuts. Kaya ginagamit lang natin to pang treats lang sa kanya. Pwedeng once a week natin siyang bigyan. Basta wag natin gawing araw-araw. Ay, eto pa guys. Kasi yung iba rin nagtanong sa akin, boss, pwede ba yung peanut butter? Kasi nga, manidi naman siya. So, pwede naman po. Pero, isipin nating maigi guys. Kasi yung peanut butter is sticky po yun. So, yung hamster natin, nag-i-stack po yan ng pagkain sa chicks nila. So, pag binigyan natin sila ng peanut butter, pwedeng ma-stuck yan sa chicks nila at hindi nila maswallow yan. Tapos, hindi rin nila mailalabas kasi nga po, sticky po yung peanut butter. Pero, pwede naman siguro konti lang. Pero, kami hindi pa kasi namin nasubukan magbigay ng peanut butter sa mga hamster namin. Kaya, ang ginagawa lang namin yung treats na once a week or hindi araw-araw para lang, syempre, para lang din maging masaya yung hamster natin. Ganun yung ginagawa namin. Pero sa iba, nagbibigay sila. Kasi may nagtanong nga sa akin dati, binigyan niya, okay naman daw. So kung na-experience nyo na naibigay nyo yung peanut butter tapos naging okay yung hamster nyo, is good. Good po yun. So pwede po natin gawin. Pero kung hindi naman po, wag na lang po natin gawin para maging safe yung hamster natin. Tapos meron pa ako nabasa guys, yung sa almond kasi, ang sinasabi ng iba, nagbibigay sila, pero pwede naman daw kahit marami. Hindi guys, huwag natin bigyan ng marami kasi nga mataba masyado yung nut. So pag nagbigay tayo, papangit, malaki nga yung hamster natin, hindi naman healthy. So kawawa lang din po. So yun guys, hanggang dito na lang po. Sana kahit papano, nakatulong ako sa inyo kung bakit pwede tayo magbigay ng mga nuts sa hamster at yung dapat nating isaalang-alang sa pagbibigay ng nuts sa kanila, which is masyadong mataba yung hamster, kaya kailangan minimal amount lang po. So yun, hanggang sa muli, sana may natutunan kayo. Maraming salamat po.